Ang tanong, ma-stop kaya ni Pastor Apollo Quiboloy ito pong magiging investigasyon sa kanya sa Senado sa darating po na Tuesday, January 23 at 10 in the morning? Kasi alam niyo sa mga nakalipas na panahon, ang dami po talagang lumalabas na nagrereklamo ngayon dito kay Apollo Quiboloy sa samutsaring krimen na di umano'y kanya daw pong ginawa. At ang mga biktima po na ito ang siyang nag-resurface ngayon. Dahil nga po sa nakaraang administrasyon kasi parang nabaliwala po sila, kaya medyo lumakas po ang loob nila ngayon, in particular sa paglapit nila kay Senator Riza Ontiveros. Ito pong si Senator Riza Ontiveros ang nangunguna ngayon sa magiging investigasyon sa kanyang komite diyan po sa Senado. Ito po ay may mga kaugnayan sa mga kasong pangmomolestya o sexual harassment, human trafficking at iba pa. Ang tanong kaya diyan o ang magiging action diyan ng kampo nitong si Pastor Apollo Quiboloy, kasi sa mga unang pahayag na isinagawa po ng kanyang abogado na si Ferdinand Topacio ay sinasabi nila na dalhin na lamang po ito sa korte. At lumalabas po sa pahayag na yon na talagang hindi interesado silang daluhan iyang pagdinig na yan ng Senado. Ano kaya ang magiging reaksyon o action diyan ng pamunuan ng Senado sa pangungunan siyempre nitong committee hearing na isasagawa sa ilalim nitong si Senator Riza Ontiveros? Pero bago tayo magpakalalim diyan sa pag-uusap na yan, at bago natin balikan yung balita amantago, eh gusto ko lang i-share sa inyo yung pinost nitong si Justin Manilo from Twitter X, ano? Ito po ay Facebook page. At kung hindi pa po kayo nakapollow sa kanya, pakipollow nyo rin po lahat ng mga content creator na sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno. Meron pa lamang po siyang 307 followers dito po sa kanyang Facebook. Ganun pa man, ayon po sa kanya, Apollo Quiboloy Senate Inquiry, and it will be on Tuesday, January 23, 10 in the morning. Sabi niya, napakarami niya raw pong katanungan tungkol po dito. Una, si Pastor Apollo Quiboloy ba ay dadalo at ipagtatanggol ang kanyang sarili? Will Pastor Apollo Quiboloy show up and defend himself? Ikalawa, sino-sino daw po ang mga senador na maaaring kumampi sa kanya o tulungan siya? Who amongst the senators will come to his defense or at very least help him? Eh, kilala naman siguro natin kung sino-sino po yung mga malapit talaga rito kay Senator ay kay Apollo Quiboloy na mga senador. Siyempre, nangunguna dyan ang talagang mga solid na Duterte supporter. Sina Senator Ronald De La Rosa, si Senator Bongo, at saka ito pong si Senator Robin Padilla. And the rest, hindi natin alam kung kakambayan sa kung sila ba ay pupunta dyan in aid for Apollo Quiboloy, or they will just ask questions para mas maging malinaw sa harapan ng publiko ito pong mga reklamo laban sa kanya. Ikatlong katanungan dito ni Justin Manilo ay, other than Senator Ontiveros, eh sino pa raw po ang a-attend sa hearing at magtatanong kay Apollo Quiboloy? But basically, tingin natin dyan, eh, dadalo sigurado yung kakampi sa opposition nitong si Senator Riza Ontiveros na si Coco Pimentel. At we are hoping na yung mga kababaihan pang iba dyan po sa Senado ay sana dumalo din, kasi babae po ang biktima dito, di umano. Lalong-lalo na itong si Senator Amy Marcos, sana dumalo kayo, pero I doubt it kung siya ay magtatanong o kung dadalo even dyan sa Senado. Dahil alam naman natin na itong si Senator Amy Marcos, mabuting kaibigan din po ito, itong si Apollo Quiboloy. Ikaapat na katanungan dito ni Justin Manilo from Twitter, do they have enough against him? Ano? Tingin ko naman, hindi po ito korte para po ilatag ang mga ebidensya. Ako na mismo sasagot dito kay Justin Manilo from Twitter X. Ang purpose kasi ng hearing is in aid of legislation. At kung ano yung mga maaaring sabihin ng resource person,
maging batayan ito para makakam up sila ng polisiya sa hinaharap at maiwasan na yung mga pangyayari sa nakalipas na panahon. Kaya kung ang pag-uusap ay ebidensya laban dito kay Pastor Apollo Quiboloy, I believe the Senate is not the proper forum para pujaan. Will this lead to actual cases? O ito naman, ang tanong rin niya, no? Like what had happened with the Surigao cult? Kasi kung matatandaan po ninyo, meron pong tinatawag na Senyor Aguila. Ano, ito pong tao na ito ay bata pa pero pinuno po ito ng naging kulto diyan po sa Surigao. At kinalaunan, nauwi po ito sa pagsasampa ng kaso. Ang tanong, magiging sapat kaya yung magiging investigasyon ni Senate ni Senator Risa Ontiveros para irekomenda po nilang sampahan ng kaso dito sa Pilipinas, ito pong si Pastor Apollo Quiboloy. Kasi ang sinasabi po ng kampo ni Apollo Quiboloy dito ay recycled issue daw po ito. At ito po ay kanilang kinakaharap na partikular sa Estados Unidos. O, siyempre, may mga nga nagre-reklamo at ito naman po ay inattend lamang nitong si Senator Risa Ontiveros. Kaya let's see kung ano ang mangyayari after the hearing kung sila ba ay magre-rekomenda na sampahan ng kaso dito din sa Pilipinas. Ito pong si Apollo Quiboloy. O, years after the FBI released its most wanted list advisory, Apollo Quiboloy, there is finally an inquiry here in the Philippines. No more Duterte power to protect him. Sabi niya, we shouldn't miss this. O, kaya panoorin po natin ito sa darating po na Martes, alas 10 po ng umaga, sa committee po nitong si Senator Risa Ontiveros, Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Alas 10 po ito ng umaga again sa Senate CM Recto Room, second floor right wing dyan po sa Senado. Ito po ay nakaangkla sa privilege speech na isinagawa po nitong si Senator Risa Ontiveros on December 11, 2023 about the reported cases of KOJC or Kingdom of Jesus Christ, which the leader syempre ay si Apollo Quiboloy. At nagkaroon po ng resolution dyan, number 884, inquiry into the reported cases of KOJC leader Apollo Quiboloy by Senator Risa Ontiveros. Ngayon, balikan po natin ang balita kaugnay po ng perhaps challenge na kakaharapin ngayon itong si Apollo Quiboloy. Pakinggan po natin dito si Karen Davila. Two former members of religious group Kingdom of Jesus Christ narrate how they were allegedly abused by the organization led by controversial televangelist Apollo Quiboloy. Sherry Ann Torres reports. Philippine Senator Risa Ontiveros presented to the public at least two witnesses who recounted their experiences as former members. Yung dalawang witnesses na yan, syempre, gusto ko lang linawin din po sa inyo na ito pong Senado, hindi po yan korte. Kaya yung kanila pong sasabihin will not be an evidence kay Apollo Quiboloy. Separate issue kasi kapag ka nasa korte na, yung kanilang testimonya, kung parehas man, dito kasi sa Senado, magiging basihan lamang yan in aid of legislation para po sa paggawa ng polisiya. Pero pagka nagrekomenda ang Senado at sampahan sila ng kaso, maaaring maging form part ng ebidensya eventually sa korte kung yung mga testimonya po na yan ay parehas din na ilalagay nila o gagamitin nila sa pagsasampa ng kaso laban po dito kay Apollo Quiboloy sa korte. Kaya dapat malinaw po sa atin yan, ha? Kasi baka ma-misinterpret po natin na porkit naglatag ng mga testimonya, I just want to be fair now dito, ha? Na porkit naglatag ng testimonya itong mga witnesses na di umano'y biktima, ay automatic meron na kagad kaso si Apollo Quiboloy or automatic ebidensya na kagad ito laban sa kanila. Again, the purpose of that statement is in aid of legislation. Tuloy tayo. Kasi mamaya mapapakinggan ninyo kung paano po idedepensa nitong si Attorney
Ferdinand Topacio ang kanyang kliyente na si Apollo Quiboloy. So the Kingdom of Jesus Christ. And Elias Jackson and Arlene Caminong Stone both say they pretended to be students and solicited donations in public places for Pastor Apollo Quiboloy's Kingdom of Jesus Christ more than 2 decades ago. Jackson was 15 years old when his parents joined the religious group in 1999. Jackson says they were punished if they failed to collect 1,000 pesos a day. Hindi ako abogado, pero ako po ay isang criminologist at dating pulis. Pero ang nakikita ko dito, ano kaya ang magiging problema nito sa prescriptions of offense kaya? Kasi alam nyo, yung prescriptions of offense, ang ibig pong sabihin nito sa madaling paliwanag na lamang, ito po yung authority ng Estado para po i-prosecute ang isang nakalabag sa batas. Kung ito po ay tumagal na ng mahigit po sa 20 taon, kung ang insidente ng paglabag sa batas di umano nitong si Pastor Apollo Quiboloy ay lumagpas na ng 20 taon, baka prescribed na po yung offense. Ang ibig pong sabihin nun, wala na pong authority ang Estado para po i-prosecute yung di umano'y nakalabag sa batas. Nakalagay po yan sa ating revised penal code. Pero syempre, tingnan natin kung ano ang argumento ng kampo naman nitong mga nagre-reklamo laban kay Apollo Quiboloy. O, ituloy po muna natin ang pakikinig dito sa balita. 2014, higit 100 ang pinalo. Sali po ko doon, 100 bawat isang lalaki, bride, ang babae, isang babae doon, 100 pinalo. Parang mag-apang lang pagkatapos. Parang dapat na talaga. Alam mo yung ganito katapral na yung parang padin na pinapakita doon sa Maraising. Arlene was also 15 years old when she was brought to Manila from Davao to sell rice cakes for Quiboloy's group. She also has additional duties as a pastoral or helper in Quiboloy's household. Arlene says she was not spared from getting punished. Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahe ni Quiboloy at sa kanyang mga spiritual wives. Ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Quiboloy. It was 60 slashes po. Because of these revelations, Santiveros will hold a Senate inquiry to investigate allegations of rape, human trafficking, and various abuses involving Quiboloy. Kasi ganito yan, ano mga tol? Parang sinasabi, bago magtapos ang 90s, 1999, 2000, ang rape, pwede kasi na ang batas na rape, matagal na po yan. Nasa revised penal code na amendahan ng 8353 noong 1997. Pero yung human trafficking, ito po ay naisabatas lamang noong 2002. The Anti-Trafficking in Person Act of 2002, kaya nga yung title nun kasi doon lamang po iyan naging enforceable. Kaya kung nangyari yung human trafficking prior to the enactment of the law, walang ganung paglabag. Kasi basic naman po yun sa mga maaring makapanood na estudyante ng criminology dito, merong tinatawag na legal maxim na nullum crimen nulla poena sine lege. Ang ano po ang ibig sabihin ng Latin word na yan, sa madaling paliwanag na lamang, kapag ka wala pong batas na nagpaparusa sa isang gawa ng tao, hindi po siya pwedeng parusahan dito. Kaya, sige, tingnan natin, i-explore natin yung mga possibilities sa darating po na Martes pagka pinanood po natin ng sabay-sabay. And ila-live streaming ko rin po yan dito sa ating page or channel habang syempre nakasimulcast doon sa main source po natin na Senate of the Philippines. O, ituloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. And his group, the Senate Committee on Women and Children led by Ontiveros will handle the probe. Yung mga babae dun sa inner circle ay inoobligang mag-render ng personal, kumbaga support services kay Quiboloy. Paghahanda ng kanyang pagkain, paglilinis o paglalaba ng kanyang mga damit, pero pati pagpapaligo sa kanya. Pero yung mga... Yung sinasabi ni Senator Risa Ontiveros, basically, yan po ay trafficking in person. Kasi human trafficking, sa madaling in layman's term, diba? Kapag ka, kasi ikaw umaakto ka, tapos yung kaparaanan mo at yung purpose mo ay ang mga sumusunod. Halimbawa, in-exploit mo sexually ang isang tao sa mga kaparaanang ganito dahil siya ay miyembro, dahil siya ay hindi makatanggi,
Basically, papasok doon po sa human trafficking. Kaso lang, ang tanong nga ulit, ang malaking katanungan sa atin dito, pwede kayang sampahan ng kaso itong si Pastor Apollo Quibuloy kung ang claim ng mga biktima ay nangyari po ito prior sa 2002. Wala pang batas na meron pong trafficking in person dito sa Pilipinas that time. Tingnan natin kung baka sa iba namang mga batas mag-apply yung reklamo ng mga testigo na ito. Again, ha, ang purpose ng hearing, I hope hindi i-grandstanding ito ni Senator Risa Ontiveros. Ang purpose is in aid of legislation. Pero sinasabi na sapat na daw po ang Trafficking in Person Act as amended para po sa kasalukuyan. Pero sinasabi rin naman, partikular ng mga oposisyon na sumusuporta dito sa hearing na ito ni Risa Ontiveros, continuing po kasi ang buhay ng tao. At sa continuity na yan, nagkakaroon po ng mga bagong pangyayari na hindi po umaakma doon sa dating batas. Kaya kinakailangan na naman ng panibagong batas. In short, this hearing should be done in aid of legislation. Hindi po para i-condemn. Hindi ko pinagtatanggol ha, si Apollo Quibuloy dito. Gusto ko lang maging peer tayo. Hindi para i-condemn sa harapan ng publiko itong si Apollo Quibuloy. Pero, in the process, kung kakikitaan nila ng mabigat talaga ang mga testimonya at ebidensya na inilatag for the purpose of for the purpose of legislating a law in the future, eh pwede po ito kasi magrekomenda ang Senado. Katulad ng ginawa nila doon kay Senyor Aguila. Nagrekomenda ang Senado na sampahan ng kaso at kinalauna na sampahan ng kaso at naaresto itong si Senyor Aguila. And tingnan natin kung yan ay mangyayari kay Apollo Quibuloy. Kasi sa nakaripas na mga taon, matagal na po ito eh. 2019 pa lamang yata pumutok na itong issue na ito. Pero dahil ang sitting president, kaibigang matalik nitong si Apollo Quibuloy, hindi po ito napansin at nabaliwala lamang. Kaya nga, yung mga biktima sinasabi na parang natatakot sila kasi naghayag na sila sa mga nakalipas na taon ng kanilang mga saloobin, yet hindi po sila pinansin ng gobyerno at parang sila pa ang minasama. Pero tingnan natin ngayon sa ilalim ng pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang mangyayari sa reklamo nila kay Apollo Quibuloy. At sa kapag mamasahe sa kanya at sila daw ay inoobligang magkaroon ng sexual relations kay Quibuloy. The senator adds, she also received information. Grabe, no? Kung totoo yung sinasabi ng mga biktima, religious leader ka, tapos ganoon yung sitwasyon, ano, na uobligahin ka para magkaroon ng sexual relation. Eh, alam naman natin, hindi naman siguro kailangan pang basahin kung ano ang nakasulat sa batas, pero alam naman natin na ang sexual relation ay para po sa mga nagmamahalang tao. Ano, hindi pa pwede yung kukunin mo yung pagkatao ng isang tao dahil lamang ikaw ay leader ng iyong organisasyon at perhaps baka na tinatakot pa. Kaya napipilitan yung mga tao na yan para gawin yung mga bagay-bagay na hindi dapat ginagawa ng isang naninilbihan sa church at the same time higit sa lahat ng isang leader sa church. But Quibuloy's wealth. May nakausap din ang aking opisina ng mga preacher na naglahad ng iba pang mga krimen ni Quibuloy. Paano siya yumaman at paano niya tinatago ang kanyang yaman? Ontiveros is also urging authorities to prevent Quibuloy from leaving the country. Pasensya ka na, Pilam retired sailor kasi nasa makabagong panahon na po tayo eh. And tama naman po kayo. Sabi niya, not nagmamahalan, married to be correct. Ang marriage po kasi, syempre nakaangkla po yan sa ating Biblia. Ayon sa Biblia, kung religious po tayo, hindi ka pwedeng makipagtalik nang hindi ka kasal doon sa tao. Pero let's accept the fact na hindi po lahat ng tao ay ang paniniwala katulad po natin. Kaya gine-generalize ko na lamang na ang sexual relation
ay sa mga taong nagmamahalan. Ayoko pong magpaka-ipokrito dito eh. Hindi po kasi ako relihiyosong tao. But I believe in Bible. Kaya generalize po yung statement ko para hindi po unfair sa mga merong sexual relationship na hindi naman po kasal. At napakarami po niyan. Hindi po natin yan maikakaila sa kasalukuyan. Tuloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. I urge the Department of Justice to issue an immigration lookout bulletin order, which they can do motu proprio to prevent Kiboloy from leaving the country. He must not escape accountability. Our children's lives are at stake. Kiboloy's legal counsel, yeah, Ferdinand Topacio, calls the allegations ito against... Ito na yung depensa ngayon ng kampo ni Apollo Kiboloy. At totoo naman, meron din basihan ito kung sasabihin dito ni Attorney Topacio. The televangelist recycled and politically motivated. He suspects politics is at play as House lawmakers also investigate Kiboloy and his TV network SMNI. Antiveros is fooling us. You know, the phrase in aid of legislation is not a magic one that you wave around just to justify any investigation. You know, the expanded anti-human trafficking act was just passed last year, 2022. What happened since then to justify another inquiry? This is plain and unadulterated baloney as part of the feeding frenzy against Pastor Kiboloy, the SMNI, and the Kingdom of Jesus Christ. Kasi alam ninyo mga tol, sa totoo lang, kahit walang hearing in aid of legislation, dapat kung may ebidensya laban kay Apollo Kiboloy, sampahan siya ng kaso sa korte. Hindi po iladlad partikular ang mga ebidensya sa harapan po ng publiko sa pamamagitan ng Senate inquiry. Kaya malalim po ito. Ano, maybe magdi-disagree kayo sa akin, but it's okay to disagree. Parte po iyan ng ating demokrasya. But tandaan natin, sa mga ginagawa po ng senador at mga kongresista, dapat ang focus po nila ang paggawa ng batas. Hindi po ang pagpapapogi sa taong bayan. Kung ako nga lang ang masusunod dito, mga tol, mas gugustuhin kong sampahan kagad ng kaso itong si Apollo Kiboloy. Kasi mapoprolong pa yung injustices kung meron man nagawa sa mga biktima. Eh kung antemano, sinampahan mo kagad ng kaso yan sa korte, at least labanan na kayo kagad kung guilty ba or not guilty itong si Apollo Kiboloy. Eh dito, daraan pa sa Senado, which alam naman natin, wala naman pong kapangyarihan ng Senado to impose penalty. And kaya lang naman nila gagawin yan para makapag-come up ng panibagong legislation. At saka the same time, kung sakali talaga na marami na ebidensyang makita, mag-recommenda pa rin sa ating Department of Justice para sampahan ng kaso si Apollo Kiboloy. Kaya doon din yung direksyon na tatahakin. Kaya sana, kung talagang malakas ang ebidensya at para mapanagot na itong si Apollo Kiboloy, isampa na sa Department of Justice at sa korte na kagad pag-usapan ang issue na ito. Ganun pa man, syempre marami pong mga observer katulad natin, interested po tayo sa katotohanan. Kaya makikisaw-saw tayo ngayon doon sa issue at manonood tayo sa Senado. Kiboloy, who is on the most wanted list of the U.S. Federal Bureau of Investigation over bulk cash smuggling and sex trafficking charges, is also facing complaints here at home, including rape, human trafficking, and child abuse. The Senate investigation can either kick off this month or in January, depending on the readiness of the testimonies and the... One month ago po kasi itong balita na pinabalikan natin, mga tula. At ngayon, January 22, ang magiging pagdinig sa Senado. Since at hand, and while admitting that the committee cannot... Oh, I'm sorry. Bukas pala, hindi Tuesday. Ay, hindi, tama. January 23. Nalito ako bigla. Kasi bukas ang resumption ng Kongreso eh. Pero Tuesday, January 23 po yung date. Narito ako bigla. Kiboloy, to attend the face-to-face hearing, the Senate has enough powers, according to Ontiveros, to compel him to attend a committee investigation, and these will happen via the force of a subpoena. Tingnan natin kung mangyayari yan. Ano? Kasi ang magiging depensa dyan ni Apollo Kiboloy, these things, hinaharap niya na yan sa Estados Unidos. At hindi niya obligations na ilatag yung mga ebidensya sa Senado. Dahil yung mga ebidensya dapat ilalatag niya yan sa kaso niya
sa Estados Unidos. At tingnan natin kung hanggang saan darating ang issue na ito, mga tol, kung talagang kaya ba ng Senado na ipatawag itong si Apollo Quiboloy. Sa Kongreso, pinatawag itong si Apollo Quiboloy, pure, pero hindi po siya dumating. Ngunit sa pagbabalik ng hearing ng sesyon sa Kongreso, sinabi na ipapatawag nila muli itong si Apollo Quiboloy. And by then, kapag hindi pa rin dumating si Apollo Quiboloy, tingnan natin kung kaya nga ba siyang isupuena ng Kongreso or ng Senado.